Sumusukoy na kukuli sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng inang simbahan ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria, ang Imaculada Concepcion, ang pangunahing patrona ng ating bansang Pilipinas. Araw po ito ng pagpapasalamat para sa bawat Pilipino para sa paglago sa ating pananampalataya. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin po natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagkaloob sa Mahal na Birheng Maria upang maging ina naming lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang ina ng Diyos Anak na aming tagapagligtas at ina ng sangkatauhan na ibinigay sa amin bilang kapatid mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang umaakay sa amin upang makabalik sa tanging tahanan sa langit kasama ang mahal na ina. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, inupuri sinasamba ka namin, pinagubunye ka namin, pinasasalatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo itong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na ng mga kasalanan.
sa kanan ng Ama. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak na inilaan mong maging marapat na tahanan, ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasumay ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayo nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sino may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit ka kumain ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong sa Diyos ng babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang at hatol kong gawad, at alkabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhiniay laging maglalaban. Ito ang nagdurugong ulo mong iyan, at ang sakong niya, ikaw ang tutok lang." Eba ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina niyang kasangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay. Pagkatyaong ginawa niya, ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay sa kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hagat na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig.
Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama nating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikiisa kay Kristo. At sa ating ang pagkakaisang ito, hinihirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa ating pamamagitan na kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumas sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya't tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasamang mga kababayang OFW. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Maria, ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya, ang Immaculada Concepcion. Alam natin na ang pagdiriwang na ito ay tuwing December 8. Ngunit ngayong taon pong ito, sa kadahilan ng kahapon, ang December 8, ay pumatak na ikalawang linggo ng Adbyento, minarapat ng simbahan na ipagdiwang ang dakilang kapistahang ito ngayong araw, araw kasunod ng pagdiriwang ng linggo ng Adbyento. At bakit ba natin ipinagdiriwang ang kapistahang ito? Sino bang ating ipinagdiriwang? Ano bang ating ipinagdiriwang ngayon? Alam po ninyo mga minamahal, kaya marami sa ating mga kapatid ay nadadala sa ibang relihiyon dahil sa pagdiriwang na ito. Kapag ka napuntahan ka sa bahay at sinasabing, bakit ka kayo nasamba kay Maria, ay hindi naman Diyos iyan, yun, kasama na sa ibang relihiyon. Kapag hindi natin naunawaan ang pagdiriwang ng tungkol sa mahal na birhen, madali tayong madadala sa iba't ibang mga turo na maglalayo sa atin sa tunay na pananampalataya. Sinasamba ba natin ang mahal na birhen? Hindi. Kailanman, ang Diyos lamang ang pwedeng sambahin. Si Maria, kailanman ay hindi natin sinamba. Kapag ba nagdadasal tayo ng rosaryo sa mahal na birhen, ibig sabihin sinasamba natin siya? Hindi. Kapag ba tayo nagpaparangal sa mahal na birhen, ibig sabihin ba'y sinasamba natin siya? Hindi. Dapat pumalinaw sa atin. Eh bakit dakila ang birheng ito? Bakit tanyag? Bakit kilala? Bakit banal ang mahal na ina? Ang tanging sagot, dahil siya'y ina ng Diyos. Dahil siya'y ina ni Kristo. At kung si Kristo na Diyos na ating sinasamba at siya lang ang dapat sambahin, ibig sabihin, ang isa sa pinakamahalagang tao sa Kanya ay di dapat nating parangalan. Si Maria ay dakila, hindi dahil siya'y mabait. Si Maria ay kilala, hindi dahil siya'y madasalin. Si Maria ay tanyag, hindi dahil siya ay mababa ang loob. Si Maria ay banal, dahil siya'y ina ng Diyos. Kaya sa susunod naman magtatanong sa inyo, sinasamba ba ninyong mga Katoliko si Maria? Hindi. Ay bakit ninyo pinararangalan ang mahal na birhen? Ay ikaw na ang hindi magparangal sa ina ng Diyos? Napakawalang utang na loob naman natin na hindi natin pinapahalagahan ang ina na nagsilang sa Diyos na ating sinasamba. At ang pagdiriwang ng December 8 ay iyong paglilihi sa birheng ito, sa babaeng ito, na simula nung kanyang, nang siya ay ipinaglihi ni Santa Ana sa kanyang sinapupunan, hindi siya nagmana ng salang orihinal. Walang kasalanan ang mahal na birhen mula sa paglilihi sa kanya habang nabubuhay siya at pagkatapos ng kanyang buhay. Bakit? Dahil siya'y ina ng Diyos. Wala na hong ibang taong ipinanganak na walang kasalanan bukod sa mahal na birhen. Bakit? Dahil ang kanyang isisilang ay ang walang kasalanang Diyos. Kaya dapat maliwanag sa atin, kapag pinag-usapan si Maria, ang pinag-uusapan ay hindi si Maria, kundi si Jesus. Lahat ng pagpaparangal kay Maria, lahat ng titulo ni Maria, lahat ng pangalan ni Maria ay dahil siya'y kakabit ni Jesus. Wala na pong ibang dahilan. Kaya si Maria, ang kabanal-banalang babae, ay kilala. Ang sagot, dahil kay Jesus.
Lahat po tayo may nanay. Hindi pinag-uusapan kung mabait ang nanay, ha? Hindi pinag-uusapan kung bungangera ang nanay. Ang pinag-uusapan, lahat tayo may nanay. Kahit magpabali-balintong ka, may nanay ka. Hindi pwedeng ikigaling sa kawayan. Si malakas at maganda lamang ang galing sa kawayan. Lahat tayo may nanay. Gaano man kabait, salamat sa Diyos. Gaano man kabungangera, ipanalangin sa Diyos. Basta ang mahalaga, may nanay. At kung pinararangalan mo ang anak ng Diyos, marapat lamang parangalan mo ang kanyang nanay. Yun ang ating pananampalataya. At dapat pumaliwanag sa atin yon. Ngayon puntahan natin saglit ang pagbasa. Tingnan ninyo ang pinagkaiba ni Adan at Eva sa mahal na Birheng Maria. Si Adan at Eva ang ating mga unang magulang. Sa kanila nang galing kung bakit tayo may kasalanang mana na hindi minana ng mahal na Birhen dahil siya'y puspos ng Diyos. Yun ang sabi ng anghel. Sabi sa unang pagbasa ngayon sa aklat ng Genesis, nagkakasisihan na. Bakit? Abay, may maling ginawa. May kasalanan si Adan at Eva. Sumuway sa Diyos. At ito'y normal kapag ka nagkakasala tayo. Naghahanap ng masisisi. Sabi ng Diyos kay Adan, bakit mo kinain ang pagkain at ang bungang ipinagbabawal? Ano niyo ang sagot ni Adan? Ay paano ko dahil dari sa babaeng bigay ninyo? Pag binalikan natin ang kwento ng paglikha, nung unang ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan, tuwang-tuwa si Adan. Sabi ni Adan, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman at buto ng aking buto. Tuwang-tuwa si Adan, may katulad siya. Ngayon, may pagkakamali na, may kasalanan na, may mali ng desisyon. Tingnan nyo ang tawag ni Adan kay Eva. Dahil dyan sa babaeng bigay mo sa akin. Di nyo gaho napapansin kayong mag-asawa? Kapag ka kayo nag-aaway, ang inyong mga linyahan ay kausapin mo yung anak mong iyan. Eh kayo nung anak yun, digi anak mo rin. Kapag ka pumapasok ang kasalanan, pinuputol natin ang relasyon sa ating kapwa. Tama, pagka kagalit mo ang iyong bianan, tatawagin mo sa isang sulok ang iyong asawa, pagsabihan mo yung nanay mo. E di kayo bianan mo, di kayo nanay mo. Pag pumasok ang kasalanan, unti-unting inihihiwalay mo ang iyong sarili. At kapag nangyayari iyon, palaki ng palaki ang kasalanan. Pumunta naman ngayon ang Diyos kay Eva. Sabi kay Eva, oy, bakit mo naman pinakain yan? O anong sabi ni Eva? Ay dahil ho sa ahas. Ay hindi naman makapagsalita ang ahas. Anong sasabihin nun? Diga? Ganun po tayo mga minamahal. Kapag nasusukol tayo, kapag tayo nagkakamali, takot na takot tayong akuin ang ating pagkakamali. Wala pa hong namamatay sa humingi ng tawad. Kapag hindi ka marunong humingi ng tawad, ibig sabihin punong-puno ka ng iyong sarili. Mali na nga, ipipilit mo pa. Hindi ka hihingi ka lamang, sorry, pasensya na, nagkamali. Sinong hindi nagkakamali? Aral sa atin ang pagdiriwang na ito, tumulad sa mahal na birhen sa kanyang kababaang loob. Huwag gumaya sa ating unang mga magulang na hindi marunong umako ng pagkakasala. At kapag dumadating ang pagkakasala, naghahanap ng masisisi. Kapag ka may maling desisyon, isisisi sa iba. Kapag hindi na nagiging sikat, kapag ka bumabagsak na, naghahanap ng pupunta ang ibang sisisihin. Si Maria kahit kailan, walang paninisi. Sa pagbati ng anghel sa kanya, sabi ng anghel, magiging ina ka ng Diyos. Sinabi ba ng anghel kay Maria,
pagdating niyang anak mong iyan ng 33 taon, yan ay maghihirap, papatayin, magdurusa ka. Wala namang ganoon. Pero nung ibinigay ni Maria ang kanyang oo, ang pagtitiwala niya sa Diyos, buong-buo. Kayo pong mga magulang, may nagturo ba sa inyo paano maging nanay? May nagsabi ba sa inyong pagdating ng inyong anak ng 21 taon, sakit sa ulo yan, pasawayan, yan ay tatambay lang sa inyo. May nagsabi ba sa inyo ganoon? Wala. Yun ay inyong natutunan dahil sa pagbibigay ninyo ng sarili. At alam niyo po kung anong tawag doon? Pagmamahal. Si Maria ay nasa langit dahil siya ay puno ng pagmamahal. At gusto nating makarating sa langit kasama ni Maria, punuin mo ang iyong sarili ng pagmamahal. At ang pagmamahal, hindi po laging masaya. Huwag kayong maniniwala na ang pagmamahal ay laging nakatawa. Kapag ikay laging nakatawa, ang tawag doon, luka. Ang pagmamahal, minsan nalulungkot. Ang pagmamahal, minsan napapagod. Ang pagmamahal, minsan nagdududa. Ang pagmamahal, minsan nananawa. Pero kahit kailan, ang pagmamahal kung yan ay tunay, hindi sumusuko. Laging may pag-asa. Laging handang sumugal. Laging handang magsakripisyo. Kayo po ang expert dito. Sa kabila ng inyong problema sa bahay, sa kabila ng maraming pinagdadaanan, pasaway na mga anak, makukulit na mga apo, mahirap mahaling mga asawa at mga kapatid, bakit patuloy kayong nagmamahal? Bakit patuloy kayong nagtatrabaho? Bakit patuloy kayong naglilingkod? Bakit patuloy kayong tumutulong? Eh di kaya ang tawag ho doon ay pagmamahal? At yun ang dapat tularan sa mahal na birhen. Puno siya ng pagmamahal, kaya ang kanyang buong sarili inialay sa Diyos. Yun din ang ating dapat gawin at hamon sa atin ngayong ipinagdiriwang ang kanyang dakilang kapistahan. Tumulad po tayo sa mahal na birhen. May kakayanang mag-alay ng sarili at magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. May kababaang loob na magpaampon sa awa at grasya ng Panginoon. Habang ipinagdiriwang at patuloy nating pinararangalan ng Ina ng Diyos, mamaya po sa komunyon, pagtanggap ninyo kay Jesus, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo ako ng isang pusong tulad ng iyong ina, mababa, malinis at nagtitiwala, upang sa aking araw-araw na pumumuhay, sa kabila ng aking problema, pinagdadaanan at mga kasalanan, patuloy akong makapagbigay ng aking sarili ng buong pagtitiwala sa iyo. Ikaw na magkakaloob sa akin ng biyaya sa araw-araw. Tayo po ay magsitayo, ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas sa iyaming inihahain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngay iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayong lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiyosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanglawan kami. Ika'y tala ng kalamitan.
sinta, inang binibili. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo'y tinulot manahin ni Mariyang Birheng Mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa diwa po ng pagbabahaginan at kagalakan, kayo'y aming inaaniyahan bukas sa isang dinner for a cause. Sa halagang 2,500 pesos na ticket lamang available sa ating pamisahan at opisina, meron na po kayong dinner buffet at full concert mula kay Mito Yunting at ng The Drivers Band, kasama ang ilang mga awit at mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Ito po'y tulong para sa isang gaganaping malaking selebrasyon ng pambansang Dambana ngayong darating na Enero, suportahan po natin ang gawaing ito. At sa patuloy nating pagkakaroon ng fundraising project para sa isang natatanging gawain sa Enero, may mga available po tayong Kapiyo merchandise sa ating mga tindahan, may mga t-shirt at mga coffee mug. Suportahan po natin ang pambansang Dambana sa kanyang gawaing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin
At para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukupo ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Jesus at kay Maria. Salamat sa Diyos. Banal na Ina, mereng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat.